Welcome to our channel and welcome here at Royal Garden. Ayan. Si Royal Garden po ay may Facebook account na Royal Garden lang po. Wala pong kasamang eskapida, Royal Garden lang. Search niyo po kung gusto niyo pong makita yung mga pinopost ko na bougainvillea araw-araw. So, Facebook account po, Royal Garden. For today's video, ang pag-usapan naman po natin ay tungkol sa mga garden essentials namin. Yung mga ginagamit namin dito sa garden, saan-saan ba namin kinukuha or ano ba yung ginagamit namin. Dito, halimbawa doon sa malaking grafted, ano yung ginagamit naming media? And then sa mga rooted or small size, ano yung ginagamit namin? At saan yon nakukuha? Ayan, isa-isahin po natin ha. Dito po sa lugar na to, dito nakapwesto yung buhangin na ginagamit ko kapag nagtatanim kami ng malalaking puno ng bougainvillea. Kasi may tanong po si Ma'am Milagros. Ma'am Milagros, ito na po yung sagot sa tanong mo kung ano yung medium na gamit ko sa malalaking puno ng grafted or malalaking puno ng bougainvillea. Ito po siya. Ingay mo, Eunice. Ito po. Hindi, ano po siya? S1 po siya sa hardware, pero special po siya. Kasi pinipili ko talaga siya. Hindi lahat ng S1 ay pwede. Kailangan po, merong malalaking na ganyan, pang ilalim. Ito po yung nilalagay sa pang ilalim, para mabilis madrain yung tubig. And then, yung kalahatan po, yung ganito, na pino, na may kahalo rin medyo malalaki. Yan, mga ganyan. Minsan po, minimix namin siya sa lupa at ipa. Minsan naman, plain lang na ganito. Depende po doon sa puno na itatanim. Kapag medyo malaki po yung puno, kailangan bumigat yung parting ibaba para hindi siya matangay. Pine-plain ko po na ganyan. Pure na buhangin. Pag naman po medyo marit lang yung puno, minsan sinasamahan ko na po ng lupa at ipa. Imimix po para hindi masyadong mabigat. Pero, pinaka the best po na pampaugat o mas madaling mabuhay dito po sa pure na buhangin. Ito naman po yung ginagamit namin na carbonized rice hull. Sinunog na ipa. Ito po yung ipa na nabalat ng palay na isinusunog po namin tapos sinahaluan ng konting buhangin. Ito po yung minimix namin doon sa mga small size na tinatanim namin. Ayan, ganyan po siya. Nilalagyan lang po ng konting buhangin kasi masyado po siyang pino. Sihaluan po siya ng buhangin at saka yung ipa mismo, yung hilaw na ipa. Ayan. Yung ipa naman po, ito, may stock po akong ipa dito. Ayan. Nasa ibabaw ng kulungan ng baboy. Tinatakpan namin ng goma. Naka-stock po yan ng mga ipa. Yan po yung ginagamit namin. Inihahalo doon sa S1 or doon sa carbonized rice hull. At yun din po ang sinusunog namin para magkaroon po kami ng rice hull. Ayan. As you can see guys, sobrang init ng panahon ngayon. Kung saan, ito yung gustong-gusto ng bougainvillea natin para sila ay mag-release ng mas maraming bulaklak. Ito yung gusto nilang panahon. Kaya kapag nagtuloy-tuloy ang pag-init na ito, asahan natin in 1 or 2 weeks, mas lalong magbo-bloom ang mga bugis natin. Okay? As I was saying, ang topic natin ay tungkol sa ating mga garden essentials at kung saan ito nabibili. Kasi sa mga nagtatanong kung ano ang ginagamit at kung saan nabibili, kung saan nakukuha. Isa po ito sa pruning shear. Ito po ay nabili ko lang sa Shopee. Ayan. Ito yung mga grafting tape natin. Sa Shopee po yan nabibili. Itong rooting hormone na to na powder. Sa Shopee rin po ito. Kung gusto nyo po, kung di nyo alam kung saan sa Shopee, comment lang po kayo at isishare ko po sa comment box natin
yung link kung saan ko po ito nabili sa Shopee. Pati po itong wound healing agent natin, ayan, yung kulay green, sama na ng bikas. Yung kulay green na nilalagay namin doon sa cuttings na itinatanim namin para hindi siya agad matuyo, sa Shopee ko rin po yan nabibili. And then yung mga, dahil madalang po akong makaalis, lagi po ako nasa garden, eto pong mga kutsara na to na maliliit na pantag o panlagay ng ID, ay sa Shopee ko na rin binibili. Dahil nga, hindi naman tayo nakakapag-shopping ng mga garden essentials. Eto, mga sa Shopee po yung binibili. Meron din po akong mga cutter na ganito. Eto po, nabili ko to sa bayan yata, sa palengke. Sa palengke ko lang po ito nabili. And then yung mga plastic po na ganito, the instro sa pantali po nung ginagraph. Meron po akong binibila nito sa palengke. May tinda po silang mga plastic. Sama-sama na po yun, pati yung mga pantali na yan. Ito pong mga papel na ginagamit kapag nag-wrap ka na nasa mainit ka nakapwesto, sa mainit nakapwesto yung puno, lalagyan mo ng supot na papel. Ito po, nabibili ko lang din sa, binibilan ko ng plastic sa palengke. Para tong supot ng mani mais, ayan, ito po yung nilalagay kapag ano, paper bag na nilalagay kapag yung puno na ikagrap mo ay nasa init para hindi matuyo yung sayon na ilalagay mo. And then, ito po yung rooting hormone na anaa. Kawit ha? Ay, ba yun? Ayan, nakaano kasi siya. Ayan, anaa. A-N-A-A. A-N-A-A. Anaa. Ito po, nabili ko po to sa Agri Supply sa palengke. Sa Agri Supply. So, ayan po. Kung di sa palengke, sa Shopee, ako nakabibili. Then, yung iba po namin ginagamit dito sa garden, ino-order ko po katulad ng buhangin, ino-order ko po sa hardware. Yung po mga ipa, meron po akong, misa nagpo-post ako sa Facebook ko, looking for ipa. And then, meron na po mag-aalok sa akin, di-deliver na po dito. Ang bili ko po sa ipa yata, 50 pesos per sako. And then, kami na po ang nagsusunog pag kailangan ng carbonized rice hull. Kami na yung nagsusunog. Pag po nagsunog ng carbonized rice hull, hindi naman lahat nasusunog. Yung iba po doon, nagiging kulay, maitim lang yung pinakabalat ng palay. So, okay lang po yun na kasama. Mas magandang makasama. Parang bulok na ipa. Mas maganda po yung i-mix din. Tapos, meron din po akong ganito. Metro. Ito po yung metro ay sa hardware ko po nabili. Ito po yung ginagamit ko kapag magpapagawa ako ng paso. Kasi minsan may mga puno tayo na hindi kasya sa mga nabibiling paso. Pagagawa mo ng special na paso, so lagi ako may kasamang metro sa mga gamit ko, pang sukat. Kasi gusto ko po pag nagpagawa ng paso, ako magbibigay ng sukat. And then pagdating dito ng paso, susukatin talaga. Ayan, yan po yung mga nagagamit namin dito. Then yung mga paso kay Noah. Mag-order po ako ng paso kay Noah. And then kay Ate Melissa. Siya po, yung asawa po niya gumagawa ng paso. And then kay Ate Maria Fe Valleran. Sila rin po gumagawa ng paso. Ayan. Yung po tatlo na yan ang in-orderan ko ng paso. Kung interesado rin po kayong sa paso na ginagamit ko, kamukha ng ginagamit ko, comment lang po kayo sa comment box at isi-share ko po sa inyo yung link ng mga Facebook nila. Ayan. Sa re-request po na mag-vlog tayo ng paggawa ng paso. Soon po, pupunta po tayo. Meron po kaming kapitbahay dito na gumagawa ng paso. Pagka po may time ako, pupunta ako para ma-video ko po yung paggawa niya ng paso as your request. Ayan. Para yung pong totoong gumagawa ng paso, hindi yung gumagawa lang just to vlog or just to magkaroon ng content. Yun po talagang gumagawa ng paso, yung kapitbahay po namin. Marami po siya laging pa-order na paso. So, siguro magaling siyang gagawa. So, siya po ang bi-video natin. Ayan po, that's all for today. Thanks for watching po at salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood, sumusuporta sa aking mga ginagawang videos. Thank you so much po.
And thanks for watching, guys. See you next video. Bye. And please don't forget to subscribe.